Sinabi umano ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na dapat umanong isauli ng gobyerno ng Pilipinas ang Pag-asa Island sa China upang makaiwas ang bansa sa gulo at bagsik ng Chinese Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na sinabi umano ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na dapat umanong isauli ng gobyerno ng Pilipinas ang Pag-asa Island sa China upang makaiwas ang bansa sa gulo at bagsik ng Chinese military. Iginihit ni Wang Ye na ang Pag-asa Island o kilala sa China bilang Zhongye daw ay dapat isauli ng Pilipinas sa China dahil ang isla ay sakop umano ng kanilang bansa at walang karapatan ng Manila na magtayo ng mga infrastruktura at magpadala ng mga sundalo sa lugar. Sinabi niya na patuloy na hinihimok ng Chinese government ang Pilipinas na ibalik sa China ang pagkokontrol sa Pag-asa Island at iligal umano ang pananatili ng ilang mga Pinoy na residente sa nasabing isla. Ngunit sinabi naman ng Philippine Department of Foreign Affairs na wala umanong karapatan ng China na ang kini ng Pag-asa Island dahil malinaw umanong napakalayo nito mula sa Chinese mainland at sakop din ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa international na batas. Iniulat naman ito matapos binigyan din ng Philippine Coast Guard ang kahalagaan sa paggamit ng mga pribadong supply boat para sa kanilang operasyon sa BRP Sierra Madre upang hindi lalong tumaas ang tensyon laban sa China o sa iba pang mga claimant countries sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Jay Tarela na nais patunayan ng gobyerno ng Pilipinas na umaayon ito sa international norm ng non-military cession sa dispute sa nasabing pinag-aagawang karagatan sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga Navy vessel sa kanilang resupply mission. Sinabi ni Tarela na hindi nila nais iprovoke ang sinuman, nais nilang ipakita sa mundo na sumusunod sila sa international norm ng non-military cession at hindi rin sila lalabag sa anumang provision ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Matagumpay na nakapasok ang PCG sa Ayungin, Seoul matapos makaiwas ito sa mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia at dahil dito, nakalapit ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre at nakita nilang tunay na estado na nasabing grounded na Navy ship. Ang Philippine Coast Guard ay nag-escort ng 2 vessel sa isang resupply mission sa BRP Sierra Madre, isang World War II era na barko na naka-ground sa Ayungin, Seoul mula pa noong 1999 at tumatayo ito bilang simbolo ng pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanindigan si Tarela na nasa panig ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, naniniwala sila na nagsasagawa pa rin sila ng ligtas na routine operation pagdating sa mga resupply mission nito sa BRP Sierra Madre. Samantala, sa ibang mga ulat, sinabi umano ng isang hindi pinangalan ng opisyal ng Armed Forces of the Philippines na dapat umanong ipadala ng gobyerno ang mga taksil at traidor na Pilipino na pumapanig at kumakampi sa China. Sinabi ng opisyal na hindi umano katanggap-tanggap ang ilang mga pahayag ng mga kababayan nating Pilipino sa social media dahil imbis na magpahayag sila ng suporta sa Philippine military, mas pinapaboran pa umano ng ilang mga Pinoy ang China.
ito matapos pumalag ang Philippine Coast Guard sa ilang mga Pilipino na di umano'y ipinagtanggol ang ginawang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea at sinabi na itinuturing ng Philippine Coast Guard ang mga ito na traitor at hindi makabayan. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tarela sa isang pahayag na kung ikaw ay Pilipino, nasa gobyerno man o pribadong sektor, anuman ang iyong politika, ang paggawa ng mga dahilan tungkol sa agresibong pag-uugali ng China ay dapat ituring na hindi makabayan at isang taksil sa Pilipinas. Iniulat naman ito ilang araw matapos binomba ng Chinese Coast Guard ng water cannon at agresibong hinarang ang isang Philippine vessel na nagsasagawa sana ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Sol. Sinabi ni Tarela ng Freedom of Speech ay hindi dapat gamitin sa maling paraan upang bigyang katuwiran ang mga hindi makabayang aksyon sa pamamagitan ng pagiging isang mouthpiece ng komunistang bansa. Anya na sa halip na dapat magkaisa ang mga Pilipino sa pagkundina sa mga ginagawang agresibo at ilegal na aksyon ng China sa West Philippine Sea, sinabi niya na dapat sama-sama tayong magkaisa sa pagprotekta sa interes ng ating bansa at maghangad sa mapayapang resolusyon sa mga isyo. Ang BRP Sierra Madre ay sadyang isinadsad sa Ayungin Sol noong 1999. Ang nasabing diesel ay pinamamalaan ng mahigit sa isang dosenang marines at mga sailors at ito ay naging simbolo ng soberanya ng Pilipinas sa nasabing lugar. Matatagpuan ang Ayungin Sol sa layong 105 nautical miles mula sa pinakamalapit na probinsya ng Pilipinas na Palawan at bahagi ito ng 200 nautical miles continental seat ng bansa gaya ng nakasaad sa ilalim ng United Nations Convention of the Law of the Sea. Ngunit sinabi ng komunistang bansa na ang mga Philippine vessel ay illegal umanong pumasok sa paligid ng Ayungin Sol na kung saan iginihit nila ang lugar ay bahagi ng kanilang teritoryo at ang ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines ay isa umanong paglabag sa batas ng China.